kanina nakasama natin ang kanyang pinakamamahal. Actually, siya ang nag-umpisa, tinuloy ng ating mayora. They are considered the power couple. Si Sir Chip at si Maya. Diba po? Naalala niyo ba? Yes. Ayan, oo. Siyempre, hindi naman tayo papayag na hindi malalampasin natin natin umaga ito nang walang pagbati at mensahe mula sa ating pinakamamahal, ang kuya ng Pasig. Siya po ang tumatayong kuya ng bawat kabataan ng Pasig ngayon. Ang ating pinakamamahal, Mayor Bobby C. Lucenzo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Good morning. Good morning po. Magandang umaga sa mga tika-life. Palakpakan naman po natin ating mga sarili. Papagana rin niya, papagana. Una-una, humingi ako na pumanhin sa ating buting mayor, sa ating mga kasama konsyal. Kasi ngayong oras din ito, alas 8:30, ay nagsisimula yung lingap. Alam nyo, lingap ngayon ay sa Rosario. Kaya sinabay po nila ang inauguration. Ngayon, pagkatapos ko po nito, tatakbo naman po ako sa Flexi Homes. Kasi may drainage naman po doon. Habang para hindi na po masyado maantala yung ating lingap, no? Kaya ako po yung humingi na po manin, kaya madali silang umalis. Alam po ninyo, simple lang naman ang aking pangatid. Alam po ninyo, nangyari ho itong lahat, hindi ho dahil sa kahit binabasa nyo dyan na dahil kay Mayor Maribel, kung hindi dahil din ho sa mga residente ng Life Homes. Alam nyo, natatandaan ko nung ako ho ay maimbita dito, matagal na, kahit konsyal pa ho ako, andun lang ho tayo sa kapilya na nagkakaroon ng misa, tapos nabigyan ako ng pagkakataon makapagsalita pagkatapos ng misa. Simple, maliit na pamayanan, pero palagay ko ay malayo rin ang hangarin na hindi rin maging simple habang buhay, na hindi lang maging ordinaryong lugar na habang buhay, di ba? Dumating sa punto na sabi siguro ng mga tinga-life home, siguro maganda pagkakataon to na ay buksan natin yung pagkakataon na ang mga tiga-life home sa pamamagitan ng kanilang mga opisyalis ay parating din sa ating pamahalaan ang mga hinaing o mga pangangailangan. Alam nyo, sabi ko nga sa iba, pag kayo ay humahalal ng mga lingkod bayan, ay sila ay lumalapit sa inyo tumihingi ng tulong, at na ibigayin mo yung pagtulong, hindi mo pwede sabihin tapos na ang obligasyon mo bilang isang residente. Kailangan, tinulungan mo yung tao, isagad-sagad na ang pagtulong. Dahil unang-una, malalaman ba ng isang tao, kahit ako po yung tiga Rosario, ang problema ng life homes kung hindi maipaparating din ang mga tiga life homes. Diba? Katulad po ng binabanggit ni Mrs. kanina tungkol sa tubig sa drainage dito. Malalaman ba ng isang mayor na tiga Doña Juana, ako yun, na may problema? Hindi yun eh. Ang pinakamagandang makakatulong, magiging kaugnayan, magiging partner ng ating syudad para sa progreso ng isang komunidad, hindi po yung tiga Doña Juana, kung hindi kapwa ang tiga Life Homes. Ito, naitayo na ito, kung nakita ninyo yung seremonya kanina, pagbibigay ng susi, yun ay isang pagpapakita na yung pagtiwala na binigay ninyo sa ating pamahalaan ay sinusuklian at ibinabalik naman sa inyo ang pagtitiwala na bawat singko na ibinibigay ng isang ordinaryong tao ay ipinatatayo po dito ay ibinibigay naman sa inyo yung pagkakataon na kayo naman ang mamahala sa pamamagitan ng susi na yun. Kaya sana ang aking lang simpleng paalala sa mga tiga Life Homes. Sabi ko kanina, nagsimula tayo simple sa kapilya. At ngayon, nakita nyo, isang magara. Palagay ko, dito lang sa Mayor Rosario, ilan lang may ganito na multi-purpose. Kayo pa yung una-una pa sa kanila. Diba? Siguro, kahusay din ang pakikipag-ugnayan. Sabi nga ng iba, Mayor, pasensya na kayo. Baka naman kayo nakukulitan sa amin. Pero alam nyo, sa totoo lang, aba, mabenta, makulit. Aba, totoo yun. Aba, kung hindi ka makulit, aba, wala ka. Natutulog ka sa pansitan, kumbaga. Dahil sa laki ng syudad ng Pasig, hindi sasabihin na hindi kaya ng syudad, pero kailangan din may parating mo yung problema. Alam nyo, nakita ko nga ito, sabi ko nga kanina,
Alam niyo, totoo ako sa life ko, sa napakalaki ng open space. Nang hihinayang po ako doon sa iba, sa totoo lang, ang dami ko po napunta, hindi ko nababanggitin. Nung ako ay napunta sa kanila, ang laki-laki ng open space, kaso walang ginawa ko, hindi magpatayo ng playground, hindi sa tamang lugar, magpatayo ng multi-purpose. Ay, pag tinignan mo, wala na yung dating pakante. Lahat, tinayo na tinayo, na madalang na ang gumagamit. Ito, kahit pa para, sabi ko nga kanina, nailagay sa isang tabi, may espasyo pa doon, diba? Sabi ko nga, ito, baka pwede ay gawin namin, lagyan namin ng ganito, paper blocks. Para, kung meron kayong okasyon, nasa ilalim ng puno, trim lang natin yung mga puno na yan, lagyan nyo lang ng ilaw, ng mga kapis-kapis na ilaw, pag meron mga party, magagamit nyo na. Hindi na kailangan open. Diba? Kasi ako kaming dalawa ni Maribel ay isang arkitekto. Kaya sabi ko, nakakahinayang din kung hindi namin nagagamit yung profesyon at nananaig lagi yung kagustuhan. Kung maaari ba naman namin i-recommend yung aming nalalaman sa isang proyekto, bakit hindi? Kaya sabi ko, katulad nito, napakaganda. Napakalaki ng lugar ninyo. Ni-imagine ko na eh, pagka nalagay nyo na yung paper dyan, nalagay nyo ng mga ilaw, na-trim nyo yung mga puno, saka kung may mga okasyon kayo, gusto mag-renta ng mga party ng bata, o ano, dyan nyo na lang gawin. Diba? Ay, paano? Dudungo lang yung caretaker nyo dito. Pero importante ay, sabi ko rin, i-maintain. Yung susi na binigay po namin sa inyo, ay pagpapatunay yun na hindi po yung susi na pagka nasira, ay sasabihin nyo, Mayor, ito huli yung susi, oh. At meron kami yung diferensya doon, pakiayos, hindi, oh. Yung susi na tinanover namin sa inyo, pagpapatunay na kayo na mangangalaga, kayo na magme-maintain, dahil inyo yan, hindi na sa amin, inyo, kailangan lang naman pangalagaan. Yan lagi yung binabanggit ko sa iba. Alam niyo, minsan masakit sa ating mga Pilipino na pag sinasabi, paggawang gobyerno, hindi maganda. Pero ako, di ako naniniwala doon dahil sabi ko, kung ang gobyerno hindi rin maganda, talagang hindi rin maganda proyekto. Pero sa amin, nakita naman ninyo, maayos, madesente, pati hanggang sahig, maayos, di ba? Ang maganda naman sana, pag turnover sa inyo, ma-maintain natin. Yeah. Para imagine ninyo kung ikaw ay may bahay, bagong gawa ang bahay mo. Minsan, bawat may bisita ka, parang may kasunod na nagmamap. May umakyat. Hindi ka naglinis sa pumps mo. Ayan, may kasunod ka na nagmamap. Pakisunod mo nga yan. Hindi naman siguro ganun ang gagawin nyo. Pero, pag may gagamit, alala nyo lang. Oh, mayroon pa susunod na gagamit dyan. Sana, pangalagaan nyo. Diba? Kahit paano, pagdating ng panahon, sabi nga ni Gagawad Maro, eh paglipas ng panahon, wala na tayo dito pare-pareho. Yung ibang gagamit, sasabihin, pasalamat tayo sa mga dati opisyalis dahil meron tayong ganito. Diba? Kaysa yung sasabihin ng mga dadating na panahon, ito mo, pinabayaan ng dati opisyalis. Nasira yung ganito. Ganito, alam mo naman, naaalala lagi yung sira. Eh, hindi na alala yung maganda. O, diba? Eh kung i-retain nyo ng maganda, maayos, eh siguro pagdating ng panahon, sabihin nyo, swerte. Tayo, meron tayong mga opisyalis katulad nila na binigyan tayo ng pagkakataon. Diba? Kaya, pasalamat ko na rin to sa mga opisyalis ng Daipongs, sa pamuno ni Mauro, na lahat-lahat ko ng nagpaalala, hindi ho nagkulit ha, nagpaalala na magkaroon tayo ng ganitong multipurpose. Sana ho, paalala rin ko bilang dating alkalde at paalala rin ating mayor, pangalagaan po natin ang bawat singko na lumalabas sa ating pamahalaan dahil yan din ay sa atin galing. Yan naman ang pinaka-importante. Kaya muli ho, congratulations! Magandang umaga at imbitahan ko kayo sa Lingap kung may panahon kayo. Dito po yun sa Jenny's. Oh, para maparating nyo yung mga bagay-bagay. Kung meron ho kayong gustong question or proyekto na gusto nyo malaman, nandyan lang ho kami sa Jenny's ngayon hanggang bago mananghali. Morning po yung 8:30. Hanggang mga 12 or 11:30. Medical mission po yun. May libreng gamutan. Meron ho ang mga talakayin yun sa ating mayor kung gusto nyo malaman yung ibang mga proyekto. May gusto nyo malaman yung programa tungkol po sa pangkapayapaan at marami pang iba. Doon ho natin mabubuksan. Face to face yan, kumbaga, sa ating mayor. Muli ho, magandang umaga. Maraming salamat.